Sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong mga tanglaw. Ito po ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay 15 ng Pebrero. Ang ating mabuting balita naman ay ating pong hanguin mula kay San Marcos, Kabanata 8, mga talata 1-10. Ito po ay tungkol sa pagpapakain ng 4,000 tao. Sapagkat sa account ni San Marcos ay 4,000, sa ibang account ito ay 5,000. Ang mahalaga, si Jesus ay nagpakain ng napakaraming tao. Sa nanggaling saan? 7 tinapay at ilang mga maliliit na isda. At sa mabuting balita, nagdasal si Jesus, nanalangin. Pagkatapos manalangin, pinamigay sa lahat, ang lahat ay nakakain. At ang sabi niya, nahahabag siya sa mga ito. Kaya naman ninais niya na ibigay hindi lamang ang pangangatawang pangangailangan o pang-espiritual na pangangailangan, kundi ang pangangailangan ng buong pagkatao, katawan at kaluluwa. Mga kapatid, sa mabuting balita ay pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos na there is a need for holistic salvation. And God will satisfy not just our physical need, not just our spiritual need, but both the physical and spiritual need. Sapagkat, sabi nga, nanglikha tayo ng Diyos, hindi naman tayo katawan lamang. O nanglikha ng Diyos, hindi naman tayo kaluluwa lamang. Katawan at kaluluwa. Kaya nga hinahangad ng Diyos, all our needs will be satisfied. Ganyan ang ating Panginoong Diyos. Pangalawa, tingnan po natin dito yung tinatawag na habag ng Diyos. Ang Diyos ay mawain. Hindi niya matitiis na ang tao na nagugutom. Hindi niya matitiis na ang tao ay may sakit. Hindi niya matitiis na ang tao ay nagdurusa sa buhay na ito. Hindi niya matitiis na ang tao ay dumadanas ng mga iba't ibang pagsubok. God allows us to experience those, but God will always help us if we want to be helped. Kaya lamang sa atin, kuminsan ayaw natin na tayo itinutulungan ng Diyos. Kala natin, kaya ko, hindi ko kailangan ng Diyos. But God is telling us, I know what you need. We just have to ask. Sometimes, even us without asking for it, God, in His generosity, in His initiative, will give whatever we want. Kailangan lamang tanggapin ang biyaya na ibinibigay ng Diyos. Panghuli sa mabuting balita, tingnan po natin yung naging proseso ng Diyos. Kanyang pinagpira-piraso ang tinapay na ito. Kahapon, nag-Valentine's Day, naalala ko sa may nakapost sa Facebook. Sabi doon, kuminsan, kung sino pa ang wasak at pira-piraso, siya pa ay nagmamahal ng buong buo. And true enough, when God allowed Himself to be broken in the Eucharist, He is the one who complete and make us whole. Sa bawat pagpira-piraso ng tinapay, ito ang magpapaalala sa atin that brokenness does not mean weakness. Rather, being broken means being shared. And that is the very purpose of our life. To be shared to others. Ang Diyos hindi nag-atubili na ibahagi ang kanyang sarili sa atin. And that is what we should always imitate in every day of our life. We may be broken. We may have been torn into pieces. But at the end of the day, we have to realize our brokenness would mean that we will be shared to others. Ganyan ang Diyos. Kaya nga po sa ating pagninilay, sa ating mabuting balita, ngayong araw na ito, huwag nating kalilimutan. God will always satisfy us. Be broken, be shared, because that is the example of God's mercy and compassion for us.